Kapag nakita niyo sa personal mga roads, maa-amaze kayo sa lugar na to. Sa mga bundok na to. Grabe. Napakatarik dito, di. Shit, nakakatakot. Wait lang. Putik yan. Ang tarik. Alalay lang, di. Huwag ka na mag-cellphone. Ganda talaga lang buhangin dito sa Patar Beach mga roads, oh. Diba? Sobrang pino. Tapos kulay cream yung kulay. Solid, oh. So mamaya ligo tayo. Alrighty mga roads, so nandito na tayo sa Patar Beach. Shortcut yung dinaano namin dito papunta sa Patar Beach mga roads, kasi parang less than 20 kilometers yung biyahe mula dun sa pinanggalingan. So, kung saan tayo nagpumasok dito sa daan na to. So mas napabilis kahit pa paano. Let's go. Grabe, ang dami ng tao. Dito tayo ngayon, Honradas Beach Resort. Pwede na tayo makapag-beach dito kaysa magbayad tayo ng cottage or ng kwarto. Eh di naman tayo magtatagal. Sold na, di ba? Oo, goods na. Right, saan tayo magpapark? Tara. O, dito. Dito na kami sa Patar Beach. Yan. So, biglaan tayo to. Sakto yun. Ito yung plano na ano, maganda, di ba? Mga biglaan. Tapos nakakatawa kasi dito mga roads. So, magkano lang binasos namin dito? Para 100. 40 pesos sa environmental fee. 20 lang tayo. Tapos parking, 15. Oh, 55. 15 pesos, tapos sa... wala na. Sa isaban lang na lang. Kahit paligo, 10 pesos lang. Paligo, 15. Hindi, 15. 15 pesos. Very... Fuy! Pwede pala dito eh. Pwede po. Hindi po. Tinan nyo kung ano ang ganda dito. Doon po, doon. Saan mo sa Pwede ito mo. Stan chanelas. Alrighty, so haman tayo ng mga wow. Pagkain. Papakadami wow. Tao. Papakadami tao ngayon mga roots dito sa Patar Beach. Tingnan nyo. Lalo pa lang kahit kumangitim ako. Hindi, ba't bakit may iniisip ko pa? Yan o. Bakas ng bakasyon. Yan, bakas ng bakasyon. Yan. Ganda talaga lang buhangin dito sa Patar Beach mga roads, oh. Diba? Sobrang pino. Tapos kulay cream yung kulay. Solid, oh. So mamaya ligo tayo. Saan tayo pwede mag-iwan ng gamit? Yan, yun, oh. Woohoo! Napaganda talaga dito. Parang walang COVID. Lahat naman siguro dito mga vaccinated na. Kaya okay naman siguro na to. Ano tayong bata, no? Alright, so tara. Trip lang yung ginawa natin dito kasi talagang nagbabad tayo at naligo. Sobrang daming tao ngayon mga roads kung mapapansin nyo. Siguro dahil nga sa weekend ngayon kaya dinagsa itong Patar Beach. But sino tayo mga roads? So tuloy-tuloy tayo ngayon mga roads. Pupunta tayo ngayon na, so after dito sa Bulinaw, pupunta na tayo ngayon ng daang katutubo. Andito tayo ngayon sa Hundred Islands dito sa park ng Alaminos, Pangasinan. Alright, napakaganda dito mga roads. Hindi lang tayo makatawid kasi hindi tayo abutin ang motor natin. Pero grabe, daan-daang isla ang meron dito. Sinama na rin natin sa ruta natin itong Hundred Islands dito sa Alaminos City. Hindi tayo makatagal kasi hinahabol namin yung oras dito sa daang kalikasan. Eh, time check. Ano nga sa ba? Mag-alas 4 na pala, di. So, tignan natin kung gano'n siya kalayo. Wait. Kung gano'n kalayo ang... So 1 hour and 38 minutes mga roads base kay Google Maps mula dito sa Hundred Islands.
So kaya natin siguro to ng ano, mga 1 hour and 10 minutes. Try natin. Pwede dito. Ito ang kalikasan. Uy mga roads, dito tayo diretso. Napakaganda. Woohoo. Oh shit. Woohoo. Deck ko na po ito. Napakaganda. Ingat lang, medyo mabato talaga dito. Uy, yung daan na yun dito pala sa kabila. Tatayin natin dito, baka meron din pa solid din dito. Ha? Dala. Oh yeah. So, parang pwede natin sabihin na ito ang New Zealand ng Pangasinan mga roads. Shit, no? Sobrang ganda, halos lahat maganda. Kapag nakita nyo sa personal mga roads, maa-amaze kayo sa lugar na to. Sa mga bundok na to. Grabe. Napakatarik dito, di. Shit, nakakatakot. Wait lang. Putik yan. Ang tarik. Alalay lang, di. Huwag ka na mag-cellphone. Medyo delikado dito mga roads. Kasi sobrang tarik. Grabe yung daanan, nilalakad ko ng mga roads oh. So dapat pag pumunta kayo dito mga roads, dapat nakapagpalit kayo ng brake pad o brake shoe. Kasi sobrang tarik talaga. Alalay. Saan ka na huminto ka? Ha? Huminto ka? Gagi, huwag mo na dumiretso kasi medyo matarik. Oh yeah, mukhang sarado dito. Ganda. Mukhang sarado dito mga road. So balik tayo. Kailanganin eh. Oo. Sa kabila. Pag sarado na, huwag natin pasukin. Pero kapag wala pa naman, kapag hindi pa sarado, dire-diretso lang. Para makita rin natin yung ganda dito. Wow! Woo! Parang ang lambot ng gulong ko. Ang alog ko. Teka. Ano? Stop tayo, di. Natawag dito na tayo ng ano. Pa-check ko lang yung gulong ko. Teka lang. Ang alog ko. Wait. Dito. Oh, lambot. Ang lambot niya. First time natin gumamit nito. Saan na ba yun? Wala pa ata. Yun! Tar sealer inflator. Grabe. Try natin gamitin to. Lambot. Maalog ako. Kaya pala kanina ka pumanin. Ha? Kaya pala kanina pa gumigewang. Oo. Nagbablog pala tayo nung walang mic. Bababa tayo, di? Palagay mo. Nakangamoy brake pad na kasi mga roads yung mga motor namin. So dapat pag pumunta kayo dito mga roads, sobrang paghandaan nyo. Dapat kahit pa paano bago yung brake pad nyo or brake shoe nyo. Para kondisyon. Kahit pa paano bago pa tong brake pad natin tsaka brake shoe natin bago linis at hindi pa at makapal pa. Pero nangangamoy ano na. Amoy sunog na brake pad. Ano? Alright. Pakita ko sa inyo kung gaano ka perfect yung daan dito. Grabe. Sobrang solid. Ang ganda. Kung nandito kayo mga roads, mas ma-appreciate nyo siya.
Promise, seryoso. First time natin dito, mga Rudes. Ang sarap tumambay dito. Pero mas maganda. Time check, alas 6 na. Pero liwanag pa rin, 6:15. Pero liwanag pa rin, di ba? Salamat pala kanina, mga Rudes. Shoutout pala sa ano, hindi ko na no-vlog. Legit na nanano tayo. Nasingawan tayo dito sa likod yung gulong natin. Yan, sobrang lambot niya kanina pero ngayon matigas-tigas naman na. Pero hindi, wala na, ayun no. Hindi na siya ganoon kalambot. Kasi salamat dito sa tar sealer. Grabe. Sobrang lupit. Galing, galing. So, nagkataon talaga na nagbitbit tayo nito kasi sana ang plano sana natin once na may makakilala sa atin sa daan, mabibigyan natin ng product mula sa Extreme One para ayan, 'di ba? Para share natin yung blessing sana natin. Pero ang nangyari, tayo yung gumamit nito. Try nyo rin mag-bound nito, mga Rudes. Sobrang importante niyan. Once ma-flatan kayo o masingawan kayo ng gulong, the best yung tire sealer ng na Extreme One. Legit, first time natin gumamit. At ganun pala yun. Uy. Yeah. Ha? Uy. Tara na. Anong oras na rin eh? Alas 6 na rin. Ano? Basi na tayo. Sige. Yeah. So pabalik na kami, mga Rudes, sa iniisip ko kung paano kami babalik. So kamsa kami dediretso nito. Kung uwi na ba tayo ng Manila or maghahanap kami ng tutuluyan dito. So sunset na. Let's go. Bali. Sabay-sabay na tayo, ano. In sunset, oh. De, parang gusto ko huminto saglit. Kunan ko lang ng video. Napakaganda. Wait lang, mga Rudes, ha. Sayang yung ganitong moment kasi minsan lang tayo nandito. Uy, putik yan. Si Interstan. Once na natapos to, itong Daang Kalikasan, babalikan natin to. Pangako natin yan. Kailangan na-experience natin to from Pangasinan to Zambales. Kailangan maranasan natin yung daan na to. Kasi ito yung daan na hindi ka mapapagod at hindi ka magsasawa. Kasi sobrang ganda. So sunset na. Yeah, you know. Wow. Napakaganda. Sana na-amazing kayo. Grabe, panalo. Hindi tayo nakapunta dun sa tuktok, oh. May daanan pa dun, oh. Kitang-kita yung daan dun, oh. Pero pagbalik natin, sisiguraduhin natin na madadaanan natin silang lahat. Ayos. So pahatsin na tayo. Baba na tayo. So mula dito pagpapuntang Manila, mga ilang oras ba? Mga 5 oras, no? Alright. Mahirap din magpaabot ng gabi dito. Grabe. Sobrang na-enjoy natin to lugar, mga Rudes. Dumaan tayo ng Daang Katutubo. Tapos pag dinare-diretso pa natin yung mga daan na yan, makakapasok tayo ng Daang Kalikasan. So sabi nila, kuya, magkarugtong daw yan. Ito, Daang Kalikasan at Daang Katutubo, magkarugtong. So once matapos, tingnan natin, babalikan natin to. Sana makapunta rin kayo dito. Sabi, napaka-solid. Oh, may family pa dito na ano. Nadaan na namin sila kanina, eh. Nagki-pictorial. So ini-enjoy din siguro yung view tsaka yung sunset. Napakaangas naman talaga. Grabe, di ba? Paggabi dito, sarili mong ilaw yung gagabay sa'yo dito. Grabe, kakabanga talaga. Papapadasal ka na lang talaga dito. Itong view deck na to. Hindi natin napuntahan. Alright, so tara. Ganda, oh. City lights, oh. Napakataas talaga natin, oh. Alrighty. Grabe. Oh, ang dami sila silang daan. Ba? Panis tayo sa ano, ah. Sa TMX, ah. Sige, no. Dinaanan lang tayo. Napakalupit naman ni kuya.
gusto ko ipakita sa inyo mga roads kung gaano kadilim na dito. Actually mga roads, hindi pa ito madilim kasi nakikita pa natin yung sinag ng araw dito. Paano pa kaya kapag sobrang dilim na dito, di ba? So parang nakakatakot talaga siya nang bumiyahe at dadaan dito sa gabi. Yan, nakakatakot dito. Ano kapag may biglang humarang sa atin dito, no? Huwag naman. Anong gagawin natin? Let's say mga roads, galing kayo ng Pangasinan. Tapos sinabot kayo ng gabi at gusto nyo pumunta ng Zambales. At ito yung pinakamabilis na daan. Tapos gabi kayo babiyahe. Ano kayong pakiramdam, no? So, sobra kasi yan eh. Parang kung di ako kakamali, estimate natin mga roads na sa 50 kilometers pataas yung biyahe mula dito sa Pangasinan hanggang Zambales. So, kunwari lang naman ito mga roads, ha? Na what if naman, what if kaya na biglang may humarang sa atin o may nagpakita. Ano din, ang feeling mo? Masa palagay mo, anong gagawin natin? Tumataas sa balahibo, tumataas sa yung balahibo ko ngayon eh. Pag ini-imagine ko na may magpapakita sa atin dito eh. Lakas gawing topic yung ganung usapan eh. Kasi may sasakyan sa harapan natin eh. At feeling natin na may kasama tayo sa daan eh. Right, so tuloy-tuloy tayo mga roads.